Ang tawag dito, vintage din ba ito? Vintage po ito, vintage. Okay, vintage din ba itong cup? Oh, ito yung tinatawag nilang vintage. Abang tumatagal, mas nagmamahal. Bro, anong tawag dito sa mga jackets na to? So, ang tawag dito is tribute jacket, kumbaga sa fan-made. Ganyan, may Harley Davidson din kayo na riding jacket, no? Oo. Ito, medyo heavy ka to. Talagang feel pala, alam nyo naman talaga na ito. Safe ka talaga dyan. What is up mga kachaw? Another good day, another great store ang ipi-feature ko ngayong episode natin. Nasa likod ko ang mga vintage, rare, at high-end jackets na mabibili nyo lang dito sa summer capital ng Philippines. Walang iba kundi ang Baguio. So samahan nyo ako, alamin natin kung magkano nga ba yung mga presyo ng mga vintage jacket na katulad dito. So let's go! First of all, I would like to thank Jamal and Eric of Team Lason for allowing me to vlog their awesome rare jackets and cap shop. At bago tayo magsimula, magsa-shoutout muna itong dalawang makikisig na shop owners dito sa Baguio. Let's go! Yo, so yun nga pala mga kachaw, sinashoutout ko pala sa inyong lahat, si Sir JG David. Ayan, may ano pala sila, nagla-live selling din pala sila. Tsaka shoutout pala sa lahat ng Team Lason ng Baguio City, tsaka sa mga tropa sa baba, tsaka sa ibang Team Lason sa ibang parte ng Pilipinas. Yun, shoutout nga pala sa pinakamagandang asawa ko yan, tsaka kay Cleric at saka kay Clayson. Yun, shoutout pala sa sa asawa ko rin, ayun. Alright, mga kachaw, kasama natin ngayon si Jamal o mas kakilalang Kumba dito sa Baguio. At ang pangalan ng store niyo, bro? Team Lason. Team Lason. So pag sinabi niyo lang na Team Lason, alam na na kung sino sila. So tutulungan tayo ni Jamal para alamin kung anong mga klase at kung magkano yung mga jackets nila dito. Na disclaimer lang guys ha, makikita niyo naman sa thumbnail, not budget friendly to. Pero ganun pa man, kahit medyo high end tayo, mas mura pa rin sila compare sa mga ibang shop. Sumunan na natin. Bro, anong tawag dito sa mga jackets na to? So, ang tawag dito is tribute jacket, kumbaga sa fan-made o tribute jacket. Oo. So, mga hindi kayang bumili ng mga presyo ng ganito kaklase. So, nagpa-tribute sila o nagpagawa sila ng ganito. Kasi kung tutuos, hindi kaya ito bilhin. Nasa ano to eh? Nasa 100 plus. Tapos, dito lang sa amin. 100 plus thousand? 100 plus thousand. Ang totoo. Ang totoo niyan. Oo. Okay. So, eto is 20,000 lang. Oh, for example, ito bro, ang sinasabi sa iba is 100 plus. Itong tribute na bulls na to is magkano lang sa inyo? 20,000. So, 20,000 ang price ito. Mm. Well, not bad. Kung talaga 100 plus thousand, sabi nga ni Jaman, no? Bro, anong size ito? XL ang tag, pero pasok yun sa medium to large. Okay, so medium to large ang size ito. Ang pasok na to, no? Jeff Hamilton, kung tawagin to nila. Jeff Hamilton kung tawagin. Ayos. So, 20,000 ang ganitong klaseng jacket. 20,000. Ito yung mga Jamal, parang Scarface to ah. Oh, ito, so, ito yung vintage na Scarface. So, hard to find na yung ganito. So, binibenta lang namin to ng 16,000 kasi nasa condition niya. Kasi vintage na nga masyado. Yan, leather. Leather siya, leather. Okay, so itong leather na Scarface, very hard to find. Vintage is 16,000 pesos. Yes, 16,000. Natanong kita bro, no? Para alam ng mga subscribers natin. Negotiable ba itong mga jacket? Negotiable lahat. Negotiable lahat. Negotiable lahat ng items natin. Okay na rin. Not bad, no? Scarface, 16,000. Ang size nito? Burado na kasi. Sobrang vintage na. Sa medium to large din siya. Medium to large din. Mm-hmm. Okay. Kasama ko naman dito si Eric na isa sa mga may-ari din ng Team Lason na jacket store para explain yung iba nilang tinda. May nakbalsin ako dito, bro. Ito, balita ko. General na rin ito, no? Ano naman ang ano dito? Parang itong radish na to, parang kunwari kung nag-retire ka sa NFL, binibigay ito, binibigay yung radish. Parang commitment ba? NFL player lang siya? Oo, ganun. Talaga? Pareho talaga nito, ano? Actually, may kwento, may pangalan siya, pero natanggal niya. Siguro nagkakuan na rin yung dating may-ari. Okay. So, guys, no? Ito yung NFL jacket na binibigay daw sa mga nagre-retire na player. Mm-hmm. Isipin niyo kung gaano karir yun. Meron sila. Magkano naman ang presyo nito, Barry? 17,000. 17,000. 17,000 pesos. Size?
size kwento ko, size large. Size large. Pero yung mga starter po natin na ganito yung gan, minus 1 po tayo. Paano mo ano, ano? Minus 1 kasi kung marito, large, pang medium. Ah, okay. Pagka may mga starter na ito. Oh, yung large. Ito, yung, ito kasi yung mga vintage talaga ng mga kwan. Mga nauna na talagang range. Okay, minus 1 ang size. So, minus 1. Ang, ito yung etiketa, medium ang size. Oo, medium. Alright. May tututunan na naman tayo. So, makikita nyo naman yung mga logo rin ng mga old, mga 90s. Makikita nyo rin ito. Kasi yung mga bagong logo ng kwan, hindi na ganito eh. Okay. Ah, ito talaga 90s vintage talaga, no? So mas sa jacket ba pag mas vintage mas mahal? Ay oo, mas mahal talaga pag ganun. Lalo pag yung pagdedepende naman tayo sa condition. Kung talaga yung condition, talaga yung condition nito eh. Kasi yung mga ganito na parang normal naman niya. Siyempre, katandaan niya na rin ganun. Okay. Ayos. Kay Eric bro, may nakita naman ako dito parang Kofos jacket na Bulls, no? Ang tawag dito vintage din ba? Vintage po ito, vintage. Vintage. Itong Kofos jacket ang size nito? Ito size medium. O minus 1 siya. Kasi yung kanyo ulit. Starter ulit. Starter ulit na maliit. Okay. So, minus 1 tayo. So, dyan. Parang medium. Small to medium. Oo, small to medium. Ito naman, ang small siya, pero pwede mo sa small. Parang X. Small to small. Oh. So, medium na lalaki, small na babae, no? Magkano naman ang presyo nito? Bale ito, 25,000 po ito. 25,000 each? Opo, each po each. So, 25,000 each. Sila. Vintage na Bulls. Parang bago to bro ah. Oo, dead stock ang tawag po sa ganitong kwan. Yung mga sobrang ganda pa yung condition. Oo. Dead stock. Dead stock na dead stock yung condition na to. Panalo to. 25,000 each. Pero negotiable pa. Malaman. Pag ganyan yung mga lalawa, sabi nyo lang si Eric o si Jamal. Saka ganda ito. Ang lutong panong sa tingin. Oo, bagong bago talaga. Jamal, halimbawa, no, wala akong masyadong budget. Eh, 20K, medyo mataas sa akin, pero gusto ko ng vintage jacket. Ito, sabi mo, itong marirecommend mo. Itong Raiders na ito. Magkano naman to? So, ito, binibenta namin to ng 7,000. Pwede mong ikunin ng 5,000. Oo. 5,000, guys. May vintage jacket yan ako. Sa mga naghanap ng budget, may nanap. So, budget, ha? Vintage jacket, 5,000. Pero, ang ganda pa rin yung condition niya. Vintage na, oo. Big logo sa likod. Shield, o. Oh. Ayan. By nutmeg pala siya, mga kapatid, o. Oh. By nutmeg, o. Oh. 5,000, may vintage jacket yan, eh. Well, brother, medyo napansin ko to. Itong magandang, ano, no, wool tsaka leather combination na Lakers, no? Mm-hmm. Vintage din ba to? Vintage to kung tawagin nila. Pero ito kasi parang retro na nangyari. Okay. Parang inadapt ng ibang brand. So, gumawa sila ng ganitong brand, o. Oh. Legend. Oo. Oh, oh. So, ito, wool at saka leather, tawag nila rito. Magkano may tama nito? 10,000. Oh, 10K lang. Guys, pag sa personal, malalaman nyo kung bakit medyo talagang high ang presyo. Napakaganda ng, ano, ng pagkakaburda, saka, ano, 10K. Size medium. Size medium. Ito, real medium to, ano? Real medium mismo. Alright, 10K. Jamal, na napansin ko, aside from your vintage jacket, may mga cups din kayo. Vintage din ba itong cups? Oh, ito tinatawag nilang vintage. Habang tumatagal, mas nagmamahal. Ah, talaga? Habang tumatagal, nagmamahal. Mas so, nagmamahal. Ito mga to, vintage, anong mga year to? 90s ba to? Parang mga 90s. Oh, 90s yung ano. Simula natin, magkano ang pricing ng ganito? Ang tawag kasi dito, ang tawag dito sa design na to is Splash. So, ano, Proline. Yan, Proline siya mga bossing. Green Under Brim by Proline. Okay. So, magkano na nito? Ang presyo namin dito is 5,500. 5,500. Yes, wow, oh. Vintage cup, 5,500. Ito ba ang pinaka-entry level niya sa mga cup? Ito pinakamura? Oh, yan ang pinakamura natin. Okay. Asa naman yung medyo pangmalakasan natin, brother? Ito, ang tawag dito is, madalang na rin ito lumabas, tawag dito is V-heads, na lahat ng, nung nag-champion sila. Okay. Ayan, nandyan na lahat. Ayan, ang presyo namin dito is ano 7,700. 7,700. Ito so yung mga Yankees na to, yung mga championship. Yung mga championship, yes. Ah, so hindi na lang lalabas ng ano to ngayon? Mga hard to buy na lang. Okay, na lang talaga. O, baka muna gahanap sa inyo. BS sa New York Yankees, may side logo na mga year kung kailan sila ng champion. 7,500. Again, kung na sinabi ni Jamal, lahat daw dito negotiable. So, check nyo na lang, no? Ito na ba, bro, parang napansin ko, ito yata ang pinaka-pamalakasan mo ngayon sa mga display mo, no? Lakers na back-to-back champion. Yes, ang tawag nila dito is Lakers na, ano, twill lang to, kaya mura. Kasi kapag naging wool to, abot to na nasa 20 mil or mas mataas pa sa 20 mil. So, okay. Itong twill na tinatawag nilang twill
is nasa 8,000 na lang, no? Okay, so ang presyo mo ngayon dito is 8,000. Kasi 12. Pero kung nagkataon, mga 20 plus pagkaiba. 20 pagulang, ano? Color white, no? Yes, okay, so Lakers, na cream na cup, 8,000 pesos. Vintage na rin talaga. Vintage talaga, oo. Si Jamal, bro, napansin ko, aside sa mga vintage na varsity jacket nyo, may Harley Davidson din kayo na riding jacket, no? Oo. Ito, medyo heavy ka to. Talagang feel pala. Alam nyo naman talaga na ito. Safe ka talaga dyan. Oo. Magkano naman yung ngayon benta? So, ang benta namin dito is 25,000. 25,000? O ba? Magkano bang original ng price? Ang original price, kung di ako nagkakamalis na, that's 50 plus. Oo. 50,000 pataas. So, dito guys, 25,000 Harley Davidson. Large. Large ang size. Grabe, alam niyo, ang bigat 'to, halatang-halatang ano. Safe na safe ka talaga. Safe na safe talaga. Oh. Itong itsura niya, pure leather. Ito naman isa pang riding jacket niya, Wilson's leather, yes, no? Large din ang size. Magkano naman yung bitna nito? Parehas lang yung presyo, 25,000. 25,000, pero nakita ko bro, etiketa niya, 33,000 pa. Bagsak presyo. Bagsak presyo. Ang bigat din, no? Grabe. Ang bigat. At saka pag mga... Pag-suit safe ka talaga. Oo, leather, dudulas ka lang nito. Sa mga riders natin na naghahanap ng high quality, original na leather jackets, Harley Davidson, 25,000, at saka itong Wilson's leather jacket, 25,000 din. Actually, galing Jordan to eh. Talaga? Dumating din sa Pinas. Imported din talaga. Ayos. Sa mga naghahanap naman ng budget na Harley Davidson, no? Itong riding jacket na to, anong tela nito, brother? Ang tawag dito is satin. Satin. Satin na riding jacket, Harley Davidson, satin jacket. Magkano naman ang bigayan nito? 2,800 lang. 2,800. Yes, naka-Harley ka na. Guys, sa personal, hindi mo akalain na 2,800 lang to, napakaganda. Pero nga, unlike dun sa mga 2025, hindi siya ganun kabigat. Oh, pero naman, pala dito is acid wash na ano. Oh, para acid, sa, so design talaga to, para sa talaga, ano, no? Oh, design talaga. Hindi siya upas. Ang ganda na ito. 2,800. Sa mga naghahanap naman talaga ng budget meal, pero gusto niyo yung original na Harley Davidson, meron dito si Jamal, magkano dito yes, bro? 1,700 pesos. 1,700 pesos lang, naka-Harley Davidson ka na. Made in USA. Made in large, USA talaga. Large na, pinin ko large yes, nga large, yes. Yan. Kanya sa akin eh. Harley Davidson, large, made in USA. Magkano ba? 1,700. Oh, hindi. Yes. Analo. Okay, Jamal, bro, Eric, thank you very much sa pag-entertain niyo sa akin dito na sa Team Lason Jacket Shop ninyo. Bro, aside dito sa bazaar sa Baguio, saan pa pwedeng makabili o makita ng mga tao ang mga tinan ninyo? Pwede niyo naman akong i-add sa Facebook yung tunay na account ko, yung Jamaluddin Muhammad Ali. Pwede niyo i-add. Tapos eto si... Yung sa account ko naman, Cleric Guerrero. Yung bata yung naka-profile doon. Pwede okay. Yung i-check rin doon yung mga benta namin. Pwede may mga locks item rin kami doon. Kahit anong item, basta upay na nabibenta yun. Okay. Sa mga customers na naghahanap ng rare and vintage jacket, ano, Jamal tsaka Eric, ano yung dapat nilang tignan para hindi sila maloko at mapeke? For example, sa ano vintage na varsity jacket. Yung sa vintage na varsity jacket, dapat yung i-check yung mga patch. Kasi may mga patch ngayon na ginagawa nila. At sa kwan naman, sa mga galing na rin kasi yung gumagawa ngayon, halos hindi na rin nalata. So, dapat rin yung seller, dapat maging honest sila. Sabihin nilang, ganito yan, hindi to original, or ganito, custom made. Ganito. Declare lahat. Hindi tayo para masira. Safe. Para safe. At saka, siyempre, wala nang masisave pa, kundi, bumili kayo, kala Jamal at Eric, sa Team Lason. Yung talaga, kilalang na sila, sumula, bata pa lang kayo, kamo, na nagbibenta na kayo. May announcement ba sa FB page nyo pagka may mga pwesto kayong pupuntahan? Pwede nyo malaman sa page namin sa Team Lason Official. Nag-announce naman kami no, ng mga kung may mga ano, event or may mga exhibit kami. Jamal, Eric, brothers, maraming salamat. Maraming salamat sa pag-entertain nyo. More power sa shop ninyo. Saka, stay safe. Yun, salamat. Thank you. So, there you have it mga kachaw, no? Team Lason, rare vintage jackets, only here in Baguio. Maraming salamat sa panonood. Yung mga hindi pa nakaka-subscribe sa channel ko, subscribe na kayo, click the notification bell. Bisitahin nyo na rin yung channel ko para makita nyo pa yung iba't ibang great finds ng mga tindahan na nabisita na natin. So again, thank you. Stay safe. Ciao! Ciao.